Sa paglabas nga po ng balitang posibleng ipamigay ng Memphis Grizzlies ang kanilang pinakabagong player na si Rajon Rondo ay umingay rin nga po ang storya na makikipag-agawan sa kanya ang Golden State Warriors. Yan nga ang unang pag-uusapan natin ngayon. Nasasamahan ko na rin ang balitang kumuha na naman ng bagong player ang Brooklyn Nets at ang balitang di nga daw po magkakampiyon ngayong season ang Los Angeles Lakers ayon mismo sa mga eksperto. Kaya tara, simulan na natin to. Kasunod nga po ng pagkuha ng Memphis Grizzlies kay Rajon Rondo ay inami naman nga po ng kanilang team na willing sila na i-trade o i-buy out ang kanyang kontrata ngayong off-season given na punong-puno na ang kanilang lineup. Kaya simula nga po nang lumabas ang ganitong balita ay marami na nga pong mga fans at eksperto ang nagsuggest na kunin ito ng Golden State Warriors. Naghahanap pa rin naman nga daw po ang kanilang team ng isang veteran point guard na aalalay sa kanilang bench. Isa pa mga idol, napaka-eksperyensadong player nga daw po ni Rondo sa pagkakapanalo nito ng ilang mga kampiyonato. Kaya mapagkakatiwalaan nga po nila ito sa pagdidesisyon sa loob ng court. Bali, nag-average nga po si Rondo last season ng 5.4 points, 4.4 assists per game at paunti-unti nga pong naging maayos ang kanyang 3-point shooting na umaabot na ngayon ng 40%. Ang kaso lang mga idol, hindi pa rin nga po magiging madali para sa kanilang koponan na kunin ito, lalo pat meron pa rin naman ngayong malaki-laking kontrata si Rondo na aabutin ng $7.5 million na siyang dahilan bakit kailangan pa rin pag-isipan ng Warriors ang pagkuha nila sa kanya. Pumunta naman tayo mga idol sa ating sunod na storya tungkol sa pinakabagong manlalaro ngayon ng Brooklyn Nets. Yes mga idol, kumuha na naman nga po ang kanilang front office ng bagong player sa katauhan ng 6'8 wingman na si Kessler Edward na binigyan pa lang nila ng two-way contract na aabutin ng halos $460,000. Well, siya na nga po mga idol ang kauna-unahang player sa kanilang team na nabigyan ng ganyang klaseng kontrata. Ibig sabihin, aasahan pa nga natin na kukuha pa sila ng isa pang manlalaro na idadagdag nila. Para nga po sa inyong kaalaman mga idol, si Kessler Edwards nga po ay na-draft nila ngayong taon bilang ika-44th overall pick. Nakapaglaro na nga po siya sa Summer League kung saan nag-average siya dito ng 5.7 points at 4 rebounds per game. Ngunit sa kabila nga po ng pagkuha niya sa Nets ng kontrata ay di pa rin naman nga po siya nakakasigurado kung makakakuha siya dito ng mas maraming playing time dahil kadalasan nga po ng mga two-way player ay pinapaglaro lamang sa G League. Pero kahit man nga ganun mga idol, ay may pag-asa pa rin naman nga siya na makakuha ng standard na NBA kontra kung sakali mang maging maganda ang kanyang performance. Sa panghuling storya naman tayo, sinubukan na naman nga po ng Los Angeles Lakers na bumuo ng isang championship lineup sa pagkuha nila ng ilang mga veteranong players sa liga pero hindi nga po lahat ng mga eksperto ay natuwa sa kanilang mga ginawang move ngayong off-season. Sa katunayan, naniniwala nga po ang isang eksperto o analyst ng ESPN na wala rin naman nga daw pong pinagbago ang kanilang team sa kabila ng pagkuha nila kina Russell Westbrook, Carmelo Anthony at Dwight Howard. Well, ayon nga po sa kanya, hindi man lang nga daw po nag-improve ang kanilang team kumpara last season. Kung ating nga pong titignan ng mabuti, mayroon nga daw sana noong sariling identity ang Lakers sa pagiging best defensive team nila sa NBA. Ngunit nabago nga po ito simula nang paalisin nila ang kanilang mga dating manlalaro sa kanilang lineup. Nariyan naman nga daw po sa kanila si Westbrook pero hindi nga daw ito magiging sakto kasama si LeBron James. Ayun pa nga po dito mukhang hindi na nga daw po magiging sapat pa ang depensa ngayon ng Los Angeles Lakers na siyang dahilan bakit hindi nga daw sila magkakampiyon sa darating na season. So that's it mga idol ang ating pinakabagong video ngayong araw na ito. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at pindutin na rin syempre ang notification bell sa akin channel. Bisitahin at i-follow nyo na ang ating Facebook page dahil meron tayong mga NBA balita din doon. Syempre mga idol, isang malaking shoutout nga pala at maraming salamat sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanunood dyan.